Magandang gabi po sa inyo, sir. Good evening, sir. Magandang gabi. Hello, magandang gabi, Alvin, Dory. Salamat sa pagpapauna at salamat sa pagkakataon. Magandang gabi din sa mga tagapakinig. Opo. Bisibisihan na po ba si Engineer Padua? Hello? Siya po ang nangako sa aming kagabi. Boss niya si Padua, partner eh. Oh. Nagbisibisihan okay. Na si... Sabihin mo ha, kamo nangako ka kay Doris at kay Alvin. But anyway, hingi kami ng reaction si Mel. So the decision of the National Water Resources Board is, as is, hindi pinagbigyan ang request nyo o ng request ng MWSS na dagdag na 2 cubic meters per second para maging 52. Anong reaction nyo? Tama. Ngayong araw ay inanunsyo nga ng National Water Resources Board, NWRB, na mananatili yung current raw water allocation para sa MWSS sa Angat Dam na malagi ito sa 50 cubic meter per second. At ang sabi nila, mula April 1 hanggang April 15. So hindi nga ho pinagbigyan yung request ng Maynila through MWSS na madagdagan po yung allocation at maging 52 cms ito. So inaasahan natin na sa 50 cms na volume ng raw water na dumadaloy doon sa tinatawag nating Novaliches Portal sa Quezon City, magkakaroon pa rin ito ng reduced levels. Kasi sa mga nakaraan na naibalita nga rin namin sa inyo, Alvin, ay talagang may nawawala. Kaya hindi rin ito dire-diretsyong 50 cms or 50 cubic meter per second ang nakakarating sa portal. Kaya dahil dito, yung amin pong current daily water service interruptions ay mananatili din hanggang sa makakita tayo ng unting pagbabago or improvement sa dumarating na raw water galing nga sa ating hanggat. Kaya meron din konting pagbabago at paghaba ng konti sa interruption sa ibang mga lugar kasi nga nasabay din po yung full suspension ng cross-portal sharing arrangement with Manila Water. Ibig sabihin, na pagaya nga ng nabanggit namin na nakaraan. Ibig sabihin, Zimel, ayaw na pong mag-share ng Manila Water, not for selfish reasons, but syempre, meron din silang customer meron at kailangan din nilang maghanda for their own customer. So strictly, 60-40 tayo. Kaya lang, hindi naman po actually sa totoo lang ganun kalaki 4 billion liters ang nakukuha nila. So anong epekto noon nang wala nang sharing tapos hindi pa inakyat ang allocation? Sabi mo longer interruption? Tama, kasi sa kasalukuyan nasa 14 na oras sana yung pinakamahaba eh. So ang nakikita namin ngayon, magiging 14 na oras na yung pinakamaiksi at baka umabot ng 19 na oras naman sa ibang mga account. Ha? Hala, mahaba nga si Mel. So ang range ngayon, 14 to 19 hours yung nakikita namin. Ito naman ay may kasama pang pag-aaral kung meron tayong mga areas na mas maiksi lang. Kasi gusto muna nating pakiramdaman kung ano yung impact ng 50 cms. Kasi Alvin, kung titingnan natin, yun kasing 50 cms, nababawasan pa yon ng 7 cms dahil dun sa mga tagas at sa mga illegal connections. So natitira sa atin ay halos 43 cms lang na paghahatian ng dalawa. Yun pong 43 cms ay halos 3,700 million cubic meter or 3.7 billion liters per day. Kung kukunin po natin yon at kukunin natin yung 60% straight lang po yon dahil nga ho, tama kayo, hindi na ho kasi makakapag-share ang Manila Water dahil inaabatan din nila na huwag bumaba ng gusto yung level ng kanilang lamesa. Ang matitira po sa Maynila niyan ay halos 2.2 billion liters per day na lang. Malayong malayo po doon sa aming inaasahan na 2.4 billion liters per day. So 14 to 19 hours... Every day po, yes, Engineer, hanggang April 15? Tama, Doris. Ano? 14 to 19 hours, hanggang April 15 muna yung ipinapalabas naming notice. At yung dating 1 million na apektado, magiging 1.1 million customers or accounts. Oh, ilang porsyento yun? Di ba meron kayong mga 1.5 customers? Ilang porsyento yung apektado nito? Tama, halos nasa 73% na ito, 73%? Alvin. Diyos ko po, ang dami na ano. Oh my goodness. And to think, umpisa pa lang Zimel ng summer.
Tama kayo, ano? Kaya talagang nakikiusap din kami sa ating mga customers na habang lumiliit po yung panahon o yung oras na available lang yung tubig sa kanila, talaga hong pagtsagaan natin na makaipon ng kailangan natin sa maghapon. Yeah. Pero tama kayo kanina, kung sana nga lang ang marami sa kanila ay talagang magbabakasyon, eh mas marami yung tubig na paghahati-hatian na maiiwan dito sa Metro Manila. Eh pero babalik at babalik din yun. Which means sa pool din sila kasi hanggang 15. Ganito yung schedule natin eh. The Holy Week break will only last until the 10th. Holiday yung 10 eh, di ba? Pagdating ng 11, babalik sila ulit lahat dito. Gagamit na naman. Oh. Di ba, Zimel? Tama ka, Alvin. Ano? Sana nga, sa panahon ng April 1 to 15, meron pang mga magbabagong desisyon, ano, para lang sana ma-resolve din natin yung tuloy-tuloy na daily rotational water interruption na to. Okay. Kami man umaasa na kahit papaano may magbabago pa sa mga darating na araw. Engineer, kahapon sinabi po ni Engineer Padua sa amin na yung mga water tankers ninyo ay mga naka-standby lang at ang prioridad ay yung talagang kagaya ng mga ospital at iba pang mga establishmento. Pero sa development na yan, naaabot ng 19 hours, posible na 19 hanggang 19 hours, hindi kaya't mas maigi na mag-deploy na talaga kayo ng mga water tankers ninyo. Huwag na po natin hintayin na talaga yung mga tao wala na kahit man naman mag-ipon ka eh. Hindi ba? Mauubos at mauubos mo yan dahil yung sa mga pangangailangan mo. Ngayon talagang kailangan meron kang pang-backup. Alam mo kung saan ka kukuha. So yung mga water tankers, hindi kaya dapat i-deploy nyo na rin po sila? Tama, Doris. Ano? Yung 100 mobile water tankers na kasalukuyan naka-deploy, kasama na rito yung 83 stationary water tanks na nakalagak dun sa mga strategic location, balak naming dagdagan yung SWT. Ito yung mga 1 cubic meter na inilagay natin sa mga areas na pinupuno din ng ating mga tanke, ng ating mobile water tanke, para nakakaigib yung mga tao habang nag-iigib naman sa fire hydrant yung ating mga tanke. Bukod dito, balak na talaga natin at sinisimulan na natin kumausap ng mga private tankers na pwedeng tumulong, kabilang na yung mga tankers ng barangay at ng Bureau of Fires. Kagaya na rin ng ginawa natin nung nakaraan, nung nagkaroon tayo ng malaking interruption, dulot ng malaking leak dito sa May Osmeña. Gagawin din natin yon at makikipagtulungan tayo at hihingin ng tulong sa maaring makapagbigay sa atin ng assistance para tuloy-tuloy din yung water tankering natin sa ating mga kababayan na hindi makakaipon ng kailangan nilang tubig sa oras na meron silang tubig. Okay, isa na lang, one last. Ano ang pinaka-vulnerable dun sa 19? Diba may 19 hours? Anong lugar yun usually? Based on your experience, Zimel, ano ba yan? Paranaque ba yan? Quezon City ba yan? Pasay ba? Maynila? Yung nakararanas ng 19, yung extreme. Kasi Alvin, alam mo yung pinakadulo talaga at matataas na lugar yung mas apektado dito, tama ka, yung karamihan ng nasa south. Minsan kasi automatic na yung pagkawala ng tubig dahil kapag kulang yung supply, mas mababa na rin ang pressure. Siyempre, una pong makakakuha yung mas mabababang lugar. Kaya tama ka, itong portion ng Paranaque, lalo na yung Cavite, sila yung medyo may mas mahabang oras na walang tubig. So hindi siya pwedeng paikutin, Zimel. Hindi siya pwedeng paikutin para sa hindi. Para fair is fair, lahat tayo makarara. Hindi eh, kasi based siya on the, ano tawag mo doon? Topography ba tawag doon? Hydraulic condition. Oo. Tayong tinitingnan na hydraulic dyan. Bagamat, alam mo Alvin, bagamat pinipihit na rin natin yung mga balbula doon sa mga mabababang lugar para maitulak. Pero nga lang, talagang mas maapektuhan ng pinakamalayo at pinakamataas na lugar sa konsesyonaryo. So ibig sabihin, partner, kahit ikaw iligtas sa baha, dahil sabihin din, taas ng lugar namin, hindi kami talaga babahain. Pag ganitong sitwasyon, disadvantage pala sa'yo. Kasi by gravity, mas mahirapang umakyat kaysa sa bumaba ang daloy ng tubig. No? Ganun pala yun. Zimel, thank you. Maraming salamat. You will be very busy next week and for the weeks to come. Tulong-tulong na lang kayo dyan sa Maynilad para magpaliwanag. Thank you, Zimel. Anong number mo at saka yung address ng engineer. Magaling magpaliwanag yan, in fairness. Thank you, Zimel. Maraming salamat.
Maraming salamat, si Zimel Crabillo Piano, Manila Business Area Head ng Maynilad.